ganyan po kasi po may battery na po tayong ginagamit yan. Tingnan nyo ngayon, pinatong lang po natin yan sa ano, kikilos po yan ng gunti na siya lang kung anong saan po yung gusto niyang ano, saan po yung gusto niyang location. Ayan, hindi po natin cut po na yung mga idol ha, wala po tayong cut po dyan. Ayan, tingnan nyo mga idol, ganyan na po siya yung kilos po niya. Ayan mga idol, mas marami pong dumadaan. Ayan, importante po yun na yung kilos lang po niya mga idol. Ayan, magkaano po, basta may current po ng battery po dyan, mas maganda po yung connection dyan sa gitna po natin, yung linagay po natin ng load po dyan. At saka ito yung parang pong tornado po natin, mas maganda po yung gamit dyan. Ayan, yun lang po ang kilos po niya. Ayan, live, may daming dumadaan. Ayan po mga idol, ayan. Okay, maraming salamat po. Okay, hello, what's up mga idol, mga loads, mga loads, update lang po tayo sa last na video po natin tungkol sa ito, Tecno Tracker. Ito, load pa lang po ito yung pinapakita ko sa last video ko. Wala pa tayong linagay na range po dito sa dulo. Itong tatlo, isa, dalawa, at saka tatlo. Ito, mga loads. Ayan, bago po tayo magsimula paglagay ng range po dito, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel, Chuy TV, paki-like, paki-share, at paki-click sa notification bell para updated kayo sa mga bago pa nating video, mga loads. Mga loads, Okay, shoutout nga pala sa ating mga kaibigan, si Mr. Waway, si Nel Mordin TV, Sky TV. Okay, ang gagawin po natin mga idol, ito, kukuha lang tayo ng dalawang piraso ng antena. Ito po, ayan, dalawa po itong piraso. Ito po yung gagawin po natin ng range dito sa locator po natin. At mag ano lang po kayo dito mga lords, mga idol, magawa kayo dito. Ito parang tornado lang po ito, na yung forma niya, yung form niya. Ito pong ilagay po natin dito sa may gitna. Then pagkatapos, kumuha lang tayo ng handle ito. Depende lang po sa inyo kung ano yung gagawin po ninyo na handle, mga idol. Itong ginawa kong handle, ayan. Ito, isang step nut po ito ng motor. Ito. Ayan. Ito lang yung gagawin po na parang pong panghawakan ng handle po natin ito. Ayan, step nut ng motor. Depende lang po sa inyo kung anong klase na gagawin ninyo po yun ang handle. Ito, yung handle po natin, wala pong kinalaman sa load po natin. Wala po. Dito, wala pong kinalaman po dito sa lahat. Dito po natin to ilagay sa ilalim. Wala pong connection dito sa yung handle natin, wala pong connection dito sa ibabaw. Dito. Handle lang po ito, wala po itong kinalaman sa locator po natin. At importante po dito mga idol, ayan, linagay ko na lang yung bearing po natin dito sa handle po natin. Ito, depende lang po sa inyo, importante lang po dito, kailangan po yung gagamitin po natin na bearing, kailangan po kondisyon, wala pong ano. Ayan, o, tingnan ninyo. Kailangan po kondisyon, pag magano kayo ng bearing, lalagyan nyo lang ng kunting oil po dito sa loob para mas maganda po yung rotation niya. Ayan, pag iikot yan, ganyan condition po yung bearing po natin, mas madali pong makaikot. Ito mga idol yung gagawin po natin, kahit hindi mo pahawakan, ganyan nyo lang bitawan nyo, din pagkatapos husa lang siyang iikot doon kung saan po yung
location na gusto niyang malukit o yung susundin niya na contact. Ito, maglagay na po tayo. Ito, part 2 na po ito sa video po natin, last video po natin, part 2 na po ito. Ito, ayan, pakikita ko sa inyo. Magganyan lang po kayo. Then bibilangin po natin kung ilang ikot po yung ginilagay po natin. Ayan. Nakaganyan, parang nakatornido po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Siyam na ikot po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Una nating ilagay dito sa load po natin dito. Ito po yung ilagay po natin. Dito ito makalagay sa gitna. Dito. Ginanyan lang po natin yung sa gitna. Ayan. Biniyak po natin para po may malagyan po tayo pag maganyan na po. Ayan. Dito po natin ito ilagay. Then pagkatapos, mga idol, kailangan po yung bago po lahat, papaalam ko po sa inyo. Pag tapos may kayong magamit ng ano, mga idol, i-charge na lang po natin yung battery. Pag magagawa kayo dito, kailangan po yung chargeable na battery din pagkatapos i-charge natin, pagtapos nating gumamit dito. Kailangan po yung may load po o may current po yung battery natin na gagamitin. Itong chargeable na battery yung ginagamit po natin kasi para pag matapos tayo maggamit, i-charge na lang po natin yung battery, hindi po natin yun itapon. Pag disposable na battery, medyo magagasto po tayo. Ito, marami kayong makikita na battery. Yung sira na flashlight, yung mga flashlight na maliit na flashlight, kukunin niya lang yung battery. Gagana po yun. Hindi yung basta, hindi ito basta-basta masisira yung itong chargeable na battery. Ito, ayan. Ayan, o, ganyan na po. Okay, kabit na po natin yung rinse po natin. Una po natin ikabit ito. Then pagkatapos, maglagay tayo ng bearing. Iano lang nyo lang yung tornilyo po dito, parang iano lang po nyo ng kunti. Iluwag lang po nyo ng kunti. Then pagkatapos, ilagay natin dito sa ilalim. Ilalim. Ganyan na po. Huwag lang po nyo i-skip yung video natin para malalaman po ninyo kung paano natin ginawa. Ayan, parang ganyan na po. Then pagkatapos, para sumikip ng kunti, yan ulan nyo ng kunti itong ito. Ipit nyo lang ng kunti. Ayan. Ganyan o. Nakaganyan lang po siya. Then pagkatapos, yan na po natin. Ihigpit na po natin yung pagkaano po dito. At may nalilimutan po tayo, mga idol. Kailangan po yung magnetic wire. Ito, magnetic wire number 16 po itong ginagamit po natin. Kailangan po yung magnetic wire ito, yung kinabit po natin dito sa screw bolt, kailangan po balatan po natin. Ito, hindi po natin ito babalatan. Yan o, nakikita nyo. Binabalatan po natin yan dito. Para mas maganda po yung function niya dito sa paghigpit natin sa screw bolt. Ayan. Ulit po, balatan nyo lang po dito para may smart connection po siya dito sa ano. Tapos ihigpit na po natin. Ayan. Ito na, mga idol. Ayan. Ganyan na po siya. Kailangan po ito. Nakaganyan po siya. Then pagkatapos, isusunod po natin yung dalawang rinse po natin. Ito. Yung sukat nga pala sa rinse po natin, ito lang. Maliit lang po itong dalawa. Kailangan po pareho po sila. Ayan. Nakikita nyo po para makakuha kayo ng dalawa na magkapareho din. Yung kukunin ninyo na antena, yung sasira na box ng microphone, yung wireless na microphone, yung box ng microphone, yun ang kukunin po ninyo na rinse. Ito, para po pareho po sila, hindi po magkaiba po yung ano nila, may mas mataas, may mas
maiksi. Ito pantay po sila na anong idolo. Nakuha po natin ito sa box ng wireless na microphone na yan. Tingnan nyo. Ayan. Yung bawat isa po dito may sukat lang po ito na ano yung ginagamit ko po. May sukat mula dito sa dulo. Ayan. May sukat lang po ito na 29 cm. Ayan. At 28 cm. 28 cm lang po yung gagamitin po natin. Ito 28 cm din po ito. Ayan. 28 cm. Ayan. Then pagkatapos dito natin to ikabit. Dito natin to ikabit. Kumuha lang kayo ng screw bolt, dalawang screw bolt nga medyo mas mataas-taas po siya ng konti ito. Ayun, dalawang screw bolt po ito. Then dito natin to ilagay. Butasan niyo lang dito. Iganyan lang po niyo yung ano po natin, yung wrench po natin. Ayan. Mas maganda po yung hindi po naputol ito, naputol na po ito. May ano po dito sa bandang dulo, bandang likuran po, may allowance pa po ito na may butas, yung original na butas po niya. Ito naputol na lang. Pinantay na ano lang po natin dito sa kabila para po pantay po yung ano nila. Ayan. Dito po natin 'to ilagay. Ayan. At kailangan po makadikit po siya dito sa ano po natin, dito sa copper po natin nakadikit po yung antena po natin. Ihigpit lang po natin ng konti para po mas maganda po yung ano niya din dito naman sa kabila. Ito, napakaliit lang po itong tracker po natin. Ayan. Ulit po mga lods, sa ito part 2 na po ito. Naglagay na lang po tayo dito ng rin sa ano po natin, load po natin. Ayan po. Ganyan po siya. At kailangan po ito, hindi po basta-basta makadikit po dito sa rinse po natin. I-ano lang po natin ito ng konti dito sa ilalim. Kailangan po nandito po siya sa ilalim mga idol. Ganyan po. Ayan. Para nakaganyan lang po siya mga idol. Ito na mga idol, nalagay na po natin. Ayan. Pag maiksi po yung ano natin, ganyan lang po natin. Kailangan po. Ayan. Napakaliit lang po yun. Yung tracker po natin.
At kailangan po na maglagay po tayo dito ng maglagay na po tayo sa handle, kailangan po timbang po yung bigat niya sa dito sa may rings, bigat po dito papuntang dito at sa may bandang likuran, kasi may lanagay po tayo na battery po, yung chargeable na battery po dito, medyo mas mabigat po kunti dito. Kailangan po pantay, tulad ng mga sinabi ko dati, tulad ng mga tutorial ko dati, kailangan po yung pantay na maglagay po tayo ng handle. Ayan, nandito po yung handle, kailangan dito po tayo maglagay dito sa gitna, yung sentro po dito, dito tayo maglagay ng handle dito. Ayan, dito po tayo maglagay. Okay, yung handle po, yung ano po natin ito, kukuha lang po tayo kayo ng ano po, kukuha lang po kayo ng PVC pipe na ito, PVC pipe na 1/2. Ayan, 1/2 po itong gagamit po natin. Ipaano po ko po sa inyo, kung ano lang po yung kahit anong bearing po gagamitin po natin, yung ano lang po sa inyo, kung mayroon lang po kayo na kahit bearing ito, kahit maliit o medyo mas malaki po dito na kunti, importante po yung bearing natin, yung condition po. Yung maliit na bearing, mas okay lang, depende lang po sa inyo kung ano lang po yung available na nandyan sa inyo, para hindi po kayo makagasta o makabili ng mga bearing. Yung ito, nakuha ko lang po ito sa sira na ano, Barina. Ito, nakuha ko lang po ito. Pag may mga available kayo na bearing, kahit anong bearing, pwede, kasi po yung bearing po natin wala pong kinalaman sa load po natin. Ito. Then pagkatapos, maglagay na po tayo ulit po. Nandito po tayo sa gitna. Sentro po dito. Dito sa magnetic wheel po natin. Ayan. Dito po yung sentro. Dito po tayo maglagay. Ito. Ito pong bearing po natin, dito po nakapasok. Ayan, diyan po makapasok. Kailangan po dito sa may likuran, ito po yung ilagay natin dito. Dito. Ito po yung ilagay natin dito, ganyan. Ito pong ipagdikit po natin. Kailangan po yung sentro. Okay. Idikit muna natin ito. Kailangan po ng sentro. Din pagkatapos, kuha lang po tayo ng ito, super glue. Ayan. Ito. Ito na po yung sentro niya. Din pagkatapos, lagyan na po natin ito ng pandikit. Din pagkatapos, antayin na po natin ito na matuyo po yung pinagpandikit po natin na glue, para po mas maganda po yung ano niya. Ayan na po mga idol, na tuyo na po yung pinapandikit po natin sa handle po natin. Ayan. Ayan. Ito kahit bitawan pa natin to mga idol. Ito po mga idol, ayan. Kahit bitawan pa natin yan mga idol, ito, ipinapakita ko po sa inyo, wala po tayong ano po dito. Wala po tayong linagay na iba po dito sa handle po natin. Ito po, ilagay po natin dito. Kailangan po yung paglagay po dito, pantay po pagka lagay po natin dito. Wala, hindi po mas ano po, para timbang po yung bigat niya. Dito natin ilagay mga idol. Ganyan po, kasi po may battery na po tayong ginagamit yan. Tingnan nyo ngayon. Pinatong lang po natin yan sa ano, kikilos po yan ng kunti na siya lang kung anong, saan po yung gusto niyang ano, saan po yung gusto niyang location. Ayan. Hindi po natin cut po na yung mga idol ha. Wala po tayong cut po dyan. Ayan. Tingnan nyo ngayon. Ganyan na po siya. Yung kilos po niya, ayan mga idol, mas marami pong dumadaan. Ayan. Importante po yun na yung kilos lang po niya mga idol. Ayan. Magka ano po, basta may current po ng battery po dyan,
mas maganda po yung connection dyan sa gitna po natin. Yung linagay po natin ng load po dyan. At saka ito, ito yung parang pong tornado po natin, mas maganda po yung gamit dyan. Ayan. Yun lang po ang kilos po niya. Ayan, layo po nga, may daming dumadaan. Ayan po, may doon. Ayan. Okay, maraming maraming salamat po.